top 7 best investments dito sa Pilipinas na good for beginners this year 2024. Top 7 is Pag-ibig MP2 and SSS Wiz Plus. Maganda to dahil guarantee to ng Philippine government and tax-free. Also, you can start this by just 500 pesos lang. Next is GFunds or yung investment dito sa GCash. They are regulated by BSP and professionally managed by ATRAM and BPI. At marami rin ditong investment na pwede kang mamili depende doon sa risk appetite mo. Whether you are conservative, moderate risk, or aggressive investor. Top 5 is bonds or basically parang pautang lang to, halimbawa sa ng government or corporate bonds or ng korporasyon, corporate bonds. This is considered as low risk but low reward investment. Next is mutual funds. So dito naman, this is invested sa stock market or bonds din and may allocation siya, may percentage. And this is handled by professional fund managers. And top 3 is UITF. So same din siya with mutual funds, iba lang yung nagre-regulate dito. Sa mutual funds kasi, SEC ang nagre-regulate. Dito naman sa UITF, BSP naman o Bangko Sentral ng Pilipinas ang nagre-regulate. Next is stocks or parte ng mga kumpanya na nabibili sa stock market. Dito, nag-i-invest ka sa mga halimbawa kumpanya, Jollibee, SM, San Miguel Corporation, Meralco, o marami pang ibang mga kumpanya. And once na invested ka sa kanila, you are considered as their shareholders ng mga kumpanya na yun. Ito yung isa sa pinaka-risky na investment na mababanggit ko dito, pero ito yung may potential na may pinakamalaking kikitain. So kung newbie investor ka at yung pera naman is okay ka lang na masubject to risk, na it will take or you can wait at least 5 years para mag-grow yung investment mo, goods para sa'yo to. And lastly, yung top 1, which is for me, pinakamaganda. At bago ko pala sabihin yun, syempre, ang investment din kasi hindi lang dapat talaga pera eh. And naniniwala ko na health is wealth. Kasi kung di naman natin inalagaan sarili natin, tinitipid natin sarili natin, wala rin kwenta yung mga investment din despite na kumita ka man dyan ng malaki. That's why, example, nag-invest ako sa dental health ko. So, ayan, nakikita niya yan. So, kumaarte kasi ako sa mga clinic o dental clinic na pinapasukan ko. And ang napili ko talaga is yung ADT Dental Clinic. Bukod kasi sa ang ganda ng customer service nila, marami silang services na pwedeng ibigay sa inyo bukod dun sa pagbunot, whitening, pasta, oral prophylaxis, dentures, or braces, at kung ano-ano pa, super high-end neto and affordable. So, sa Marikina ako, na clinic nila, pero meron din silang branch sa ibang lugar, halimbawa Antipolo. And syempre, maswerte yung mga followers ko kasi kung gusto nyo maka-avail ng 5% na discount, you can use this code KEL-5 to avail the discount. So, ayan, pagandahin nyo na yung mga ngiti nyo. So, eto na nga, ano ba yung top 1 for me na best investment? So, ang top 1 for me is digital bank. Sobrang ganda niya kasi una, liquid siya, meaning you can withdraw it anytime. Kasi nga, parang halimbawa, nasa savings account lang naman siya. Pangalawa is, nakakapagbigay sila ng sobrang taas na interest rate. Daig pa nga neto yung mga time deposit na binibigay sa mga traditional banks. Nagagawa nila yan dahil una, wala silang physical na brick and mortar na branch ng bank. So, wala silang mga cost, halimbawa sa pagpaparenta, bayad sa kuryente tubig, pagbayad o pampasahod sa mga empleyado. Kaya for me, napakaganda nito. So, ayun lang, praying for you na maging financially abundant ka. Happy investing!